Sa mundong ating ginagalawan, mayroong iba't ibang ugali ang tao pagdating sa isang relasyon. May tapat at mapagmahal sa kanilang asawa o kasintahan. Ngunit, mayroon din namang nagtataksil o naloloko sa kadahilan ng hindi sila makontento. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang lalaki na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang kwentong ito ay unang ibinahagi ng isang lalaki sa internet. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Base ito sa kanyang personal na karanasan mula sa kanyang dating karelasyon. Ang lalaking ito ay itatago na lamang natin sa pangalang Craig. At nagsimula ang kanyang kwento noong taong 2015. Nag-aaral siya sa isang universidad sa London noon upang maging isang architect. Nang makilala niya ang babae na nagngangalang Jennifer. Si Jennifer ay nag-aaral sa parehong universidad upang maging isang abogado. Nagkakilala sila sa pamamagitan ni Smith, ang best friend ni Craig simula pagkabata. Si Smith naman ay gusto maging abogado tulad ng kanyang tatay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naging kaklase niya si Jennifer bago sila graduate. Naging magkaibigan sila hanggang sa ipinakilala niya ito kay Craig. Mula nang maging magkaibigan sina Craig at Jennifer ay napapadalas ang kanilang pagkikita hanggang sa tuluyan nangang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nakapagtapos na sila ng pag-aaral at matapos noon napagpasyahan ng magkasintahan na tumira sa iisang apartment. Dahil matalino si Craig, kaya kaagad siyang natanggap sa isang malaking kumpanya bilang isang assistant architect. Si Jennifer naman ay ganoon din. Mayroon na siyang maayos na trabaho at ang maganda pa roon, kasama niya si Smith sa kumpanya. Sa loob ng ilang taon na relasyon ng dalawa ay naging maayos at masaya naman sila. Masaya rin ang kanilang pamilya sa kanilang pagsasama. Itinuring din nilang parte ng pamilya si Smith. Sa katunayan, kapag nagbabakasyon sila ay palagi nila itong kasama. May susi rin ito sa kanilang apartment. Buong akala ni Craig ay hindi na matatapos ang kasiyahang iyon. Kaya naman, gusto niyang bumuo ng sariling pamilya kasama si Jennifer. Taong 2017, nangyayari niya itong magpakasal. Mabilis naman ang naging tugon ni Jennifer sa kanya. Nang mabalitaan ito ng kani-kanilang pamilya ay napakasaya nila at hindi na sila makapaghintay na maikasal ang dalawa. Kaagad nilang sinimulan ang plano ng kanilang magiging kasal. Walang pagsidla ng tuwa si Jennifer dahil sa wakas, matutupad na ang pinapangarap niya, ang magkaroon ng napakagandang gown at engranding kasal. Pinagplanuhan nila itong mabuti, dahil isang beses lang naman itong mangyayari sa kanilang buhay. Buo rin ang suporta ng kanilang mga magulang. Ang nanay at tatay ni Jennifer ay nagbigay rin ng pera upang masunod lamang ang lahat ng luho ng kanilang anak. Napagpasyahan nilang ganapin ang selebrasyon sa isang sports complex kung saan mahigit 300 bisita ang dadalo. Naging maayos naman ang preparasyon ng magiging mag-asawa. Magkasama sila palagi mula sa pagpili ng mga pagkain, kulay ng bulaklak, damit at iba pang mga bagay para sa kanilang espesyal na araw. Nang dumating na ang takdang araw ng kasal, naging mainit ang pagtanggap ni Craig sa mga bisita. Nanay at tatay na rin ang tawag niya sa mga magulang ni Jennifer. Panay rin ang pagpuri ng mga kamag-anak ni Jennifer kay Craig. Ayon sa mga ito, napakaswerte naman ng kanilang pinsan dahil mapapangasawa niya ang napakabait at mapagmahal na lalaki. Napakaganda rin ni Jennifer noong araw na iyon, habang suot-suot ang kanyang mamahaling wedding gown. Hindi rin maalis ang mga ngiti sa kanyang mukha dahil sa tuwa na kanyang nararamdaman. Noong araw na iyon, ginawa ni Craig ang kanyang makakaya upang maipakita sa mga bisita na karapat-dapat siya para kay Jennifer. Noong mga sandaling kinakailangan ng magsalita ng groom, tumahimik ang lahat dahil gusto nilang marinig ang mensahe nito para sa kanyang mapapangasawa. Nagsimula si Craig magpasalamat sa mga bisita na dumalo sa pinakaimportanteng araw ng kanilang buhay.
sa kanilang mga magulang ni Jennifer na walang sawang sinuportahan ang kanilang relasyon. Pinasalamatan niya ang bawat isang tao na naroon para sa kanila ni Jennifer. Napatulo naman ang luha ng nanay nito dahil sa pasasalamat sa kabutihan ni Craig sa kanila, lalo na sa kanyang anak. Nakangiti naman si Jennifer lalo na nang sabihin ni Craig na mayroon siyang sorpresa para sa lahat. May sobre daw na nakatape sa ilalim ng kanilang upuan. Masaya namang kinuha ng mga bisita ang sobre. Pero hindi nila ito binuksan kaagad dahil sinabi ni Craig na sabay-sabay nila iyong bubuksan. Maging si Jennifer ay mayroon ding hawak. Bago nila buksan ang sobre, muling nagsalita si Craig. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakaharap na siya kay Jennifer. Sinabi niya rito na mula raw noong nagkakilala sila ay minahal niya na ito kaagad. At mas lumalalim pa iyon sa pagdaan ng panahon. Si Jennifer ang babae na gusto niya sanang makasama hanggang sa pagtanda. At ang sorpresa daw na kanyang inihanda ay para sa mga masasayang sandali na nangyari noong wala siya sa tabi nito. Matapos sabihin ni Craig ang mga salitang iyon, humarap siya sa mga bisita at sinanyasan niya na buksan na nito ang mga sobre na hawak nila. Masaya naman ang mga ito sa pag-aakala na isa iyong regalo. Subalit, nang makita nila ang laman nito ay laking gulat nila dahil ang laman ng sobre ay larawan ng dalawang tao na pamilyar sa kanila. Si Jennifer at Smith ang nasa larawan habang pareho silang walang suot na damit at ginagawa ang bagay na higit pa sa magkaibigan. Matagal na palang pinagsususpetsahan ni Craig ang panloloko ng dalawa. May mga pagkakataon kasi na kapag umuwi siya ng kanilang apartment, naaabutan niya roon si Smith at si Jennifer na para bang may itinatago sa kanya. Napansin niya na mayroong relasyon ng dalawa kahit pa ilihim nila ito. Ilang linggo nga bago ang kanilang kasal, nagpaalam muna si Craig kay Jennifer na mayroon siyang business trip ng ilang araw. Bago siya tuluyang umalis, nag-install siya ng hidden camera sa kanilang kwarto. Kung kaya't nakuhaan nito ang lahat ng pangyayari habang wala siya. Napakasakit para sa kanya na niloko siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Kaya imbes na pabayaan ang mga ito sa ginawang panluloko sa kanya, naisip niyang maghigante rito. Napagpasyahan niyang ituloy ang kanilang kasal upang doon niya isiwalat ang lahat. Matapos ang pangyayaring iyon, nagpaalam na si Craig sa lahat. Tinalikuran na rin nito si Smith at Jennifer. Dahil sa kahihiyang nangyari, parang gusto na lamang ni Jennifer na lumubog sa kanyang kinatatayuan. Nagawa rin siyang sampalin ng kanyang sariling ama dahil sa mga nangyari. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag nating lokohin o pagtaksilan ng ating kapwa dahil darating ang panahon na mabubunyag rin ito at siguradong babalik at babalik sa atin anuman ang ating ginawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.